Ayan, hello guys. Good morning. So today is May 18, 2024, 10 ng umaga. Okay, so we have a job today. So this is a liquid damage. So very rusty. And this is a gigabyte 1650 4GB Windforce dual pan. Okay, so ito po siya. See? So ito po yung chip niya. So ang chip na ginamit is TU117 300A1. So ito yung latest version ng ating 1650 na in-restore, binalik nila yung GPU chip ay yung maliit pero small chip. Yan, with memory na 4GB. So with external power, 6-pin and so this is a basic video card, low profile video card. So as you can see, this is a liquid damage. Yan. So very 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 liquid damage. And as you can see. So ito ang current repair natin today. So let's check by microscope before testing. Okay, so microscope. Ayan, as you can see, so this is liquid damage, color green. So, need natin siya manual cleaning for this card. So, let's try to clean. As you can see, very, 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 very liquid damage. Yan. The whole back. Yan. So, yung ano niya, buong back ng board, PCB. So, liquid damage siya. Yan, as you can see. So, subukan natin. Let's try to restore this card. So, the question is, this is repairable or not? Okay. So, we try. We try to fix this card. Okay. Just waiting. Okay. So, wala lang tayong donor board for this card. So, we don't have any donor. This is a newest version, newest version for 1650, DDR6. So, liquid damage yan. I'm not sure kung mare-restore natin tong card na to, but we try our best to restore this card. So, need natin ang cleaning materials. So, we need to use a toothbrush. We need a blower. So, bukan natin siyang iutay-utayin. So wala lang tayong donor na board para sa itong modelo na pares na parehas. Pero mayroon tayong so we have a schematic in board view for that model. Yeah. So, yun yung ating gagamitin. We use that for this card. Especially on resistor. Yeah, so, we need a donor board for SMD capacitor because we don't have. Okay. One by one. One by one cleaning. So, we try to remove all color green. Oh, me too. As you can see, this is a color green.
So ang pinakamahirap na part dito is on memory side. So dito liquid, this part, as you can see, full. So lahat ng butas ay may damage. Okay. So maingay lang dahil mayroon tayong ano. So mayroon tayong compressor. So we have a compressor for cleaning materials. So sweat. I see. So this is the purpose of manual cleaning. So when I try to one by one, yeah, this is a damage. So we need to check one by one for to make sure all caps is in the caps is working. So I need to try one by one. Okay. This is missing capacitor. So we have a donor for that. We don't have a donor. So what we try to replace by other parts. Okay. So we need to clean. Okay. It's done. Okay, so I need to finish that. Ayan, so hanap tayo ng sa gigabyte. This is a gigabyte. No, and this is a Asus. So we try to find gigabyte version. This is a gigabyte. So we try. Try to get the gigabyte. This is a gigabyte. So we need to open. So we need to get one KCMD capacitor. Okay, this is all good. Okay, this is a good one. Try to replace. Okay, let's wait.
Okay, so we need to solder both. And it's perfect. Meron 600. Oh. Nilagyan mo, may resibo, right? Okay. So, try natin tong ano lahat. So, this is damage, I think. I try to retouch. Oh. Oops, this marami pala siya. There is more damage. Okay? So you can see. This is not useful. So we need to replace all damage. So I need to check on the capacitor if it's working or not. I think the address is not good, so we need to replace all that. As you can see, this part is good, it's working. This is a good one, this one. So I try.
think this is not good. So I need to replace. Also this one is not good. Okay, we need to clean. So it 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7 pieces. 0.67 pieces is on the data lines. See, look. It's hard to find. Oh no. One, two, three, four, five, six, seven. So seven.
287. So we try to get to one more. Ah, two more pa. Two more. Okay, it's finished. It's done. I think this is done. Let's check other parts before tayo mag-washing. So kailangan natin siyang na-check. Wala na bang missing dito? I think dito, meron pa dito ang isa. Ito. Missing itong dito sa site na to. So, kailangan natin siya i-replace. Ito. Remove natin. Yan nga yun, baby. Bayad yan sa ano. Yan nilagay ni Brian. Oo. Oh.
Okay. Hello nyo, bay. So, kailangan natin ng sa side sa dulo. Kailangan natin malalaman kung anong value yung missing. So, I think this is 1 volts. So, hanap tayo sa 1 volts. So, operation. Hindi tayo kumuha. Capacitor. Yeah, so dito na tayo kumuha. Side na daw. Ano to? So, 1 volts. Yung maliit na capacitor. This is the 1 volt section. I take that the smallest capacitor. So, I need to clean. I'm not sure kung ito ay functional pa. Check natin kung functional pa siya. So, yung resistor na yan. So, locate tayo na screen. So, world view schematic. So, world view. Ito yata yun. Naka-open ba yata ito? Ay, hindi. Ito ba? Okay. So, hindi ito. So, locate sa back yun eh. Ito ito. So, this is 0 ohms, fuse. Fuse siya, fuse. Okay. R502. R502. There. So, fuse nga siya. Check natin kung gumagana pa. Okay. Check natin data. Okay. Ah, hindi na siya working. Ano pa? 0.5. So, nakalagay na value dito. Naku, kalahati. Ha? 0. Ah, 0.0. So, hindi na working yung ating fuse. So, hindi na ito working. Kailangan natin siyang palitan ng fuse. Ano pa ako ng fuse? So,
value. Hanap tayo ng fuse. I think di madali lang humanap ng fuse. So, tingnan natin to. I think this is a fuse. Ay, hindi. 9K. To 9. So, ito. Ay, hindi. 3. Oh, no. So, ang hirap maghanap ng fuse. Ayun. Makita tayo. Ito ay fuse. Okay, kunin natin yan. This is a fuse. Ah, mabilis. Okay, so replace that fuse. Okay, it's done. So, undergo na lang natin siya ng cleaning para sa ibang parts. So, I think okay na siya. Pero, hindi muna natin siya iti-testing. Ayan. Hindi natin siya pwedeng testing, baka mag ano pa, dahil liquid damage siya. Kailangan pa natin siyang yan, no? Check lang natin. Okay. Ouch. So, ayan. Tignan natin. Oops! Ayan. So, recording na tayo ng 34 minutes sa ating oras na. 12 volts. So, good. As you can see, 12 volts again. So, good tayo. 3.3. So, good. Testing lang natin bago natin siya ibabad. Okay, good. All goods. Okay. Goods. Siyempre, goods yung mga yun. Ito, 1 volt siguro to, I think. Or 3. Aha. I think this is 1 volt. Okay, good siya. So, yung high side dito, tingnan natin sa memory. Oh, good. Okay, good. Fix reset. So, check natin kung fix reset ay good. So, good po ang ating fix reset. Data client. Okay, good. Good. 5 volts, of course. Ay, shorted. Shorted pala ang 5 volts pa natin. So, ang ating 1.8%. Okay, shorted pa ang 1 volts. So, sad naman. Ah, kita ko na. So, meron dito something wrong. Yan. So, shorted yung ating 5 volts. I think this is a shorted. Yan. Nakakita nyo yung marking. Ayan, yung puti na to. Puting kapasitor, ayan, may marking siya, something, ayun, no? Crack. So, tingnan natin yan, remove natin, sana yan lang. So, I think yun lang yan. Ito, something ante. Hanggalin natin yung puti. Ayan yung nag-short circuit, pari ko. So, tingin ko lang. Okay, so, remove natin to. Ano, nawala? Lang. So, tingnan natin. Shorted pa rin. Okay, ground. So, check. Okay. So, solve.
As you can see on this term, so problem is solved. So this is shorted. As you can see, this is shorted. Okay, this is shorted capacitor. So replace lang natin siya. So kukuha tayo sa 5 volts na ganitong laki. So madali lang yan. So operation technique lang yan. So saan ba ang 5 volts naman ganitong ice? So we find this 12 volts. So we need to identify this big chip. So I don't see. Okay, the 5 volts. So yung ganito, hirapan tayo magkuha ng 5 volts sa ganito. But we try, this is 11 to 11 volts yan. So ng 5 volts na to. Medyo smallish yung ano nito. Ito. Baba lang to, 5 volts to. Okay. So this is shorted. Pilitan natin to. Okay, shorted. Kunin natin yun. So, medyo malabo sa microscope, but it's okay. Okay. Yan, 5 volts yan, guys. Maniwala kayo. 5 volts yan. So, based sa orientation at saka sa techniques, 5 volts yan. So based kung ano nyo ko guys, kung malay marimit kayo mag-repair, 5 volts yung mga ganyan. Yan, so 5 volts yan, 5 volts. So masyado sanay na kayo sa pagre-repair. Yan, so lagyan natin ng flux of course. Okay, so ayusin natin. Kailangan ay nakaayos siya. Ayan. So better than factory. Ay, yung ano pala dyan Bri. Labas mo. Yung variant, hope yan Bri. Dami palang problema na ito ah. Ito pa siya guys. Ito pang capacitor na to. Dami palang problem niya guys. So buko dito pa. So liquid damage, dami. Dami ng problem. Papalitan pa to. Ay, mga pangit na to. Ang tagal nito i-repair ah. So, pangit. So, hanap tayo ng 5 volts rail. So, mayroon siyang capacitor. Saan tayo kukuha? Sa gigabyte? Saan ba mga gigabyte natin dito na? Na mga may transistor. Wala itong mga transistor to eh. So may hirap. Yun. Nakakuha tayo dito. May maliliit nga lang. So this is a transistor. Ah, transistor bang. Tama yung may transistor nga na may pyesa.
Oh, wala masyado. Kasi this is for 12 volts eh. Ah, may hirap pumanap ng 5 volts rail. Hanap tayo. Wait lang for a while. Wait lang. Ano? Sino? 0.3 at 0.9. Tama rin. Wala? Sige, anayin mo na. Patayin mo na. Wala. Excuse. Pahinga ako dito ng gigabyte. So, talk. Ito, this is a gigabyte. Ay, hindi. Ay, gigabyte nga ito. Ay, ba't so talk ito? Ayan, so naihi na ako. So, ihi mo na ako. Yun lang, papalitan ko lang to guys. Yan, tapos yung ultrasonic cleaning ko, okay? Ihi mo na ako. Update ko kayo later for display. Oo nga eh. Lagi na trip. Okay, so live na tayo. Live. Oops, nawala. Saan yung camera? Parang wala yung camera natin. DC bench. Bakit nakahang ating DC bench? I-activate. And activate. Okay, so meron na. So, ayan. So, testerin ulit natin siya. Napuli clean na natin siya, guys. Alamin na lang natin kung shorted pa rin yung ating 5 volts dito sa likuran. Oops, sorry. Aha. Ayan. And dito natin, kanina, as you can see, may reading na tayo. Ayan, tapos pakita ko sa inyo. Fully clean na siya, guys, bago natin siya i-testing. Ayan, nilinis ko na siya, guys, para mas maganda sa ating paningin. Ayan, biomicroscopic. So, inspection, as you can see. Ayan, oh, malinis na siya. Yung kanina. So, in ultrasonic cleaner na natin to guys. Ayan, para mapapansin ninyo. Ayan, malinis na po siya. Ayan, kumpara nyo kanina. Okay? So, ayan. Ayan, as you can see. Ayan, so, malinis na po siya. Ayan. Kinalkal na natin yung mga dumi-dumi, guys. Ayan. So, fully ano na siya. Inspector na. So, ayan, yung mga kalawang-kalawang, kinauskos na natin to guys. Kasi, ano, si okay na siya. Yung ating, pinaltan ko na dito yung kanina. Yung sa last video natin kanina dun sa, ano, bago ko siya isalang sa cleaning. So, itong kalawang na to guys, sinester natin, buo pa siya. So, kinakain pa lang daw. Ah, kinakain pa lang ng ano. Yeah, so, all connected naman, all fitted. Okay, so check natin sa kabila. So, na-tester naman natin itong mga MOSFET. So, this is good. As you can see, okay, it's perfectly good. So, as you can see, based on the inspection, so our VRAM is, this is a micro memory. Yan, as you can see, so this is very clean. Perfectly clean. Okay, as you can see. All pin is good. So, let's check the other side. Oops, I see something here. This is, I accidentally the soldering, but we try to remove using like that. Okay, this is good. So we need to remove that spare solder. As you can see, this is our last touch. Yeah, so yan, it's already perfectly working. So we need to try to test. Yan, let's try to plug in if we have a display. So let's play. Okay, so let's check if working fine or not. So let's see the output. Okay, let's turn on and
Let's play, okay? Let's play. So check natin habang ating tester para sa voltage in case na wala pa rin display. Let's turn on. Power on. Okay, umiinit ang chip. So let's check if we have this display. Okay, umiinit na siya. Oops, nasa DC bench natin. Ayan, as you can see. Ayan, oh, I see. We have a display, as you can see. It's perfectly working, okay? Okay, that's mean all this point is good. It's working fine. So remove that all, connections. So, ayan. Ayan, guys. So, i-ano na natin to. Lalagay na natin sa ating stress test bench. So, cellphone video na lang for... So, wait for a while for a stress test and we set the video after 20 minutes of a stress test. Pass. So, we attach the video. Okay? Just wait for a while. Ayan, hello. Good morning. Number 1346. So, ito po siya. Running na po ng stress test. Ayan, this is a gigabyte. Via GMI. No backplate. Ang problem po nito ay liquid damage. Yung buong likod po na yan ay nabasa. Ayan, ang daming corroded parts. So, may video po ito sa YouTube. Watch nyo na lang po. Ayan, so running po siya ng stress test. 33 minutes. So, kalating oras mahigit. Using burn test. 1080p. 8 times. Ayan, extreme testing. Ayan, so temperature niya po as you can see. 65 degree lang. Mababa lang po siya. Ayan, kanyang rating. Fan speed 77%. Ayan, pantay na pantay. As you can see, wala po kayo nakikitang any corruption or screen glitch. So, wala po. Ayan, so, ang pinalitan po nating parts dito. So, may video naman po ito sa YouTube. Panoodin mo na lang. Ayan, tambali, dun sa likod, may dalawang pyesa tayo pinalitan dito. So, hindi nasama sa video yon kasi after repair, so may display dun sa huling video sa YouTube. Pero yung pan naman niya, naka-full speed yung pan lang. So, upon checking kasi nireview natin yung liquid damage sa likod. Ayun. So, pinalta natin yung dalawang transistor na maliit. Ayun. Tapos yun, tumigil na yung pan niya. Yung pag malamig, nakatihin to. Tapos pag mainit, saka lang siya naikot. Yun. Yun yung isang huling issue na hindi na-videohan. Yan. Tinaray ko kasi kahapon linggo kasi rest day. Yan. So, okay na po siya as you can see. It's perfectly working po. Ayan. As you can see. Ayan, so ito naman yung ating current pila natin today. So May 20 ano ba? Yes sir. May 20. So ito po siya as you can see. Yan po yung ating pila ng repair. Nasa something 70% lang yan. Kukunti na lang po yan. So bakante na po. Pwede na po ulit magpadala. Okay. So pinalitan na rin yun ng thermal pad. Ito siya. Ayan, thermal pad kasi madumi na din. Naihiyang kasi yata yun ng daga. Ayan, so okay na po. Itong ating current ongoing repair. So, back to tayo dito. Back to working station as you can see. Yeah, it's working fine. Yeah. So, all board is working. Yeah. So, okay na po siya. So, i-game test ko rin po ito. Game test. Yeah, as you can see. So, APS niya. Yeah. Yeah, APS. And spinning. So, running na siya ng stress sa games. Sa games naman siya. So, okay naman. Super. So, good. Okay.